Paano nga ba mag-apply ng visa sa immigration by your own? If you are interested to this topic, please keep on watching. Video, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-apply ng visa by your own dito sa immigration sa Hong Kong. But before that, I want to shout out to my co-HQ bloggers, Traventures Vlog. Shout out to you, Cici! Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, guys, Traventures Vlog, visit her channel. They do more vlogs here in Hong Kong and have also food vlogs, mga recipe, guys, mga luto. Visit her channel. Yes, shout out to you, Cici. Yes! And let's jump into the topic kasi ayaw ko siyang pahabain. Paano nga ba mag-apply ng visa by your own? And to disclaimer, this is all my experiences. Okay? So as you all know, na early release po ako ng aking last employer. Dapat sana mag finish ang aking contract is January 12, 2019. So in early release po ako ng aking amo, bumaba po ako ng December 4. So ang nangyayari, ang kagandahan kasi sa early release, pwedeng mag request ang panibago mong amo na ikaw na lang ang mag-asikaso ng iyong papel kaysa ang agency. Bakit? Kasi kung ikaw mismo ang mag-asikaso or mag-process ng iyong papers, mas less ang kanilang bayad than kung dadaan pa sila ng agency. But sa nalalaman ko, wala pa akong alam na mga Chinese na employer na yung helper ang pinapaprocess nila ng papel. Mostly sa mga Chinese, dinadaan talaga nila sa agency. Unlike sa mga Western na amo, mostly sa Western na mga amo, ang mga helper na mismo ang nag-asikaso sa mga papel. Okay? So unang-una, bago kayo bumaba sa inyong amo, early release man kayo, so I don't know sa mga finished contract guys ha. So I want to share my experiences sa mga mag early release kasi I am early release po sa dati kong amo. So tandaan nyo guys, bago kayo bababa sa bahay ng inyong amo, hingiin nyo ang release letter. Wag na wag nyo yang kalimutan and dapat doon nakasaad sa early release letter nyo na the last day of your work. Tandaan nyo yan, the last day of your work, dapat andoon yung date, buwan, at saka yung year. Yun talaga ang dapat nyong basahin kasi yan po ang basihan ng immigration at ang ating consulate dito sa Hong Kong. Okay? And pag nakababa na kayo sa inyong amo, punta na kayo sa consulate. Punta kayo sa consulate, tanungin nyo kung anong mga dapat nyong gawin. Sa consulate na kayo diretso. And kung sasabihin ng consulate, kasi after ko kasing pumunta ng consulate, kasi may pinapakuha sila sa akin sa immigration, yung kopya ng kontrata. So, kasi nga nung time na yun na pumunta ako ng immigration, Sunday kasi siya, so ang daming tao. So, mas maganda na pag pumunta kayo guys ng immigration or consulate guys, punta kayo ng weekdays. Okay? Kasi sa mga early release, ang haba ng panahon na pwede kayong mag-process ng iyong papel. And pag nasa immigration na kayo, diretso na kayo sa information, and the information will give you this one. Okay? So, ang nakapaloob po dito, yung apat na kontrata. Yung blue na kontrata, yun, ito siya. Ito yun. Yan, apat na kopya to guys, ha? Apat na kopya. Yan, sa immigration yan hihingiin ninyo. And ang napaka-importante itong white na papel.
Yan, ito yung white na papel. So, ang white na papel, guys, dapat may nakalagay dyan na employer. Yan, para yan kay employer mo na pipil upan din yan ni employer. And these requirements, guys, is ipapasa mo to sa immigration. And you have also copy. So, ito po yung copy ng helper. Yan, may nakalagay dyan, helper. So, dapat meron din ito. And dapat pagpupunta kayo ng immigration, kung ipasok nyo na ang inyong visa sa immigration, dapat dalhin nyo na rin ang mga requirements kung ano yung mga hinihingi ng immigration. So nakapaloob po yan dito sa huling page ng itong para siyang book na binibigay ng immigration. So dito yan, makikita mo yan sa huli. So makikita mo dyan kung ano yung hinihingi ng immigration. Hindi ko na lang siya isa-isahin. Okay, baka ilagay ko na lang dyan sa huli yung slide slow ng photos nito. Dito na po yan mapaloob kung ano yung hinihingi ng immigration sa magiging amo mo. Okay po? Kagaling nyo ng immigration, guys, pipil upan na ninyo itong blue na kontrata. So, babalik ka sa amo mo, pipil upan ninyo ito, and dapat nyong tandaan na wala kayong erasures. Kung meron man kayong erasures ni amo mo, see to it na ikaw at ang amo mo ay may signature kung saan man kayo nagkamali. Kasi hindi yan tatanggapin ng immigration kung meron kayong erasures ni amo mo and wala kayong sign kayong dalawa ni amo mo. Tandaan nyo yan, guys, ha? And dapat sana, kung halimbawa kung mag-sign na kayo ni amo ng kontrata, basahin maigi, dapat na wala na kayong mali para wala kayong magiging problema. And sinabi ko na, kung meron man kayong mali, kahit mag-erasures kayo ng puti, anong tapangalan ng puti na yun? Kung mag-erasures kayo noon, dapat pa rin, meron pa rin kayong sign kayo both kung sino ang sponsor mo, kung sino ang magiging amo na nakapaloob dito sa kontratan mo. Okay? So pagkatapos ng pil-upan ninyo ni amo, you can go back to consulate. Saan sa consulate? Doon po sa Wanchai. Punta kayo sa Wanchai, doon nyo ipapasa ang inyong kontrata. And magbabayad kayo sa Wanchai ng 80 Hong Kong dollars. So, ang binayaran ko is 80 Hong Kong dollars. Ito po ang resibo. Yan. And bibigyan kayo ng consulate ng schedules kung kailan marilis ang inyong kontrata. Pag narilis ang inyong kontrata, doon nyo na yan kukunin sa Admiralty. Okay? Sa Admiralty nyo na kukunin, and another, magbabayad kayo ng 200 Hong Kong dollars pag-release na ng inyong mga kontrata sa Admiralty. So, bali dalawa ang konsulada natin dito, nasa Wanchai at saka sa Admiralty. And after that, pag once nakuha nyo na, na-release na ang inyong kontrata, diretso na kayo ng immigration. So, sa immigration, doon nyo na i-process ang inyong visa. So, pagdating nyo ng immigration, magtanong lang kayo doon sa security kung saan kayo. Alam na nila, guys, pag once pupunta na kayo doon, pag nakikita na nila na Pilipina, alam na nila na visa ang pinaprocess mo doon. So, follow na lang doon kasi ang mga steps. Meron na doon kung saan ka pipila, anong gagawin mo doon. Yon, magtanong-tanong na lang kayo doon sa immigration kung anong mga dapat mong gawin, and see to it na lahat ng kailangan na dadalhin mong mga documents for your documents ng amo mo at sayo, dapat dala-dala mo na. And huwag kalimutang magpa-photocopy ng iyong passport, okay? Kasi kailangan yan ng immigration. So, okay po. So, pagdating nyo doon, i-schedule na kayo kung kailan ang inyong visa. Kung ano ang, kailan ang inyong appointment. Yes, ang inyong appointment sa visa. So, dapat, halimbawa, ang inyong appointment is yung araw na yan. So, dapat agahan nyo, guys. Okay? Kasi ako, nung dumating ako noon, inagahan ko siya 5 o'clock. Pero OMG, ang haba na talaga ng
pila, and magdala kayo ng water or something na biscuits or tinapay kung ano man yan, magdala kayo sa bag nyo kasi ang haba talaga ng pila pag nasa immigration na kayo and baka abutan pa kayo ng ilang oras doon. And dapat kung andun kayo, focus your mind kasi alam nyo na ang mga in-check pag nagtatawagan, mahirap intindihin. Yun. Mag-focus kayo kung nasa immigration kayo, guys. Okay? Magdala kayo ng water or something na makain nyo kasi wala doong mabibilhan sa loob ng immigration. Baka magutom kayo. Okay po? So, kung meron pa kayong mga katanungan regarding sa paano pag-apply ng visa sa immigration, you can comment down below and sasagutin natin yan. Or you can comment, you can message me to my Facebook, guys. At sasagutin kayo. Cook kayo. Yes, bakit nga ba kasi gustong-gusto ng mga Western ang mga Finnish contract at gusto nila na ang helper na mismo ang mag asikaso ng papel. Kasi nga, kasi kung dadaan sila ng agency, like yung sa, pinuntahan ko na agency sa Asia Expat, grabe sobrang mahal, 6,000 something, 6,000 peso, Hong Kong dollar something. So, napakamahal. And sa isang agency naman, tinanong ko, 4,000 something rin. So, sabi ng amo, hindi na. So, that's why nga, ako na lang, and ang binayaran lang ni amo ko is nasa ano lang, 771 Hong Kong dollars. Yun. So, napakalaki talagang save ng amo kung ang helper na mismo ang mag-asikaso ng papel. So, lahat po, mostly po kasi sa mga Western, mga helper na ang pinapaasikaso nila sa papel. Unlike kung ang employer mo naman ay Chinese, so ang Chinese kasi ang agency na ang kanilang pinapaasikaso ng papel sa kanilang mga helper. So ang helper na lang pupunta na lang sa immigration para sa appointment nila sa visa. So okay po. So sana nalinawan kayo or kung hindi man malinaw ang aking pagka-explanation, you can comment down below para sasagutin ko yan. And yes, and may nagtatanong pala sa akin, guys, kung pwede ba daw na early release ka na meron na siyang prospect na amo, pwede na ba siyang magtrabaho without visa pa? So, hindi po pwede magtatrabaho ang isang helper hanggat hindi pa nailabas ang panibagong visa. So, ang nangyayari kasi, merong mga employer na mag-request sila sa kanilang mga helper, bagong helper, na pwede na silang magtrabaho kahit wala pa ang visa. Dapat, sa totoo lang, hindi yan pwede kasi po yan ay illegal. So, ang nangyayari lang kasi, meron ding mga helper na pumapayag. Kasi nga, kaysa naman sa labas, magastos, babayad pa ng boarding house at saka yung pagkain. Pero, doble ingat lang po. Okay po? Kung nasa labas kayo, doble ingat. And, guys, kung tatanungin pala kayo ng immigration, just in case lang, tatanungin kayo ng immigration, kung saan kayo nag-stay, dapat sasabihin nyo nag-stay kayo ng boarding house. Huwag niyong sabihin na nag-stay na kayo ng asa bago mong amo, nagtrabaho na kayo at wala pa kayong visa. Hindi po yan pwede. Baka pauwiin kayo bigla ng immigration. So tandaan, kung just in case lang natatanungin kayo ng immigration, sabihin niyo na nag-stay kayo sa boarding house. Huwag niyong sabihin na nag-stay na kayo sa inyong amo. Dapat talaga yan ay alam niya ng amo mo na illegal yan, na magtatrabaho ka, na wala ka pang visa. Okay po? So, thank you for watching, guys. If sa tingin nyo, this is very helpful sa mga nandito na sa Hong Kong, you can share this to them, guys, para makatulong na rin kung paano nila i-apply ang kanilang visa sa kanilang by her own. Okay po? So, thank you for watching. This is me, darling Luna, once again. Bye, everyone. God bless us all. Mwah, 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 mwah.